Lahat po tayo ay dumadaan sa pagiging bata at karamihan sa atin ay makulit at mapaglaro noon. Sinasabi pa nga ng matatanda na natural na sa bata ang pagiging pilyo o pilya. Hayaan lang daw na maglaro ang mga bata dahil minsan lang maging bata ang mga ito. Pero nakakalungkot isipin na may mga bata na hindi nararanasan ang pagiging normal na bata dahil sa ilang dahilan na hindi katanggap-tanggap. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa kwentong ito. Nais ko munang mag-thank you kasi malaki ang naitutulong ng programa mo sa mga kagaya kong call center agent, lalo na kapag panggabi ako. Tuwing break kasi ay nakikinig talaga ako sa mga kwento sa channel mo. Ako nga pala si Henry, 29 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Quezon City. Bago ko ikwento ang mga kababalaghan na nangyari sa akin ay hayaan niyo muna akong mag-share ng kaunting background ng aking buhay. Lumaki ako sa probinsya at hindi madali ang buhay namin doon. Iginapang kami ng nanay at tatay namin hanggang sa makatapos kami ng high school. Kahit gusto ko pang magkolehiyo noon ay hindi na kaya ng mga magulang ko. Kaya pagkatapos ng high school kahit wala pa akong 18 ay sumabak na agad ako sa pagbabanat ng buto. Kaya sa ganong edad ay marunong na akong magpahalaga sa pera. Medyo guminhawa ang aming buhay nang magtrabaho ang kapatid ko sa ibang bansa bilang isang domestic helper. Hindi dahil sa sahod niya, kaya guminhawa kami, pero dahil sa nakapag-asawa siya ng mayamang Canadian na medyo may edad na. Hindi ko sure kung mahal talaga yon ni ate ng pakasalan, pero siguro nung una ay talagang naging practical lamang siya. Ngayon naman ay meron na silang tatlong anak at masaya pa rin ang kanilang pagsasama. Si ate ang nagpagawa ng bahay namin at nagbigay kina nanay at tatay ng bigasan at mini grocery store para meron kaming mapagkukunan ng pera. Sinabi sa akin ng ate ko na kung gusto ko bang magpatuloy sa pag-aaral. Ang totoo ay gusto ko, pero mas nanaig ang kagustuhan kong kumita ng pera. Ang naisip ko kasi ay wala na akong sahod kapag nag-aral ako. Tinanggihan ko yon, Papa Dudut. Pero pinilit pa rin niya ako, kaya nag-enroll pa rin ako. Yun nga lang ay 2 taon lang ang kursong kinuha ko. Ang tinapos ko at hindi na ako nagpatuloy pa. Hindi sa wala ng pera, pero dahil tinamad na ako at ang gusto ko talaga ay ang kumita na ng pera. Nang umedad ako ng 21 ay naisipan kong maging independent. Ayoko nang umasa masyado sa pamilya ko. Gusto kong mabuhay ng ako lamang, kaya nagsabi ako sa mga magulang ko na magtatrabaho ako sa Maynila. Susubukan ko kako ang swerte ko. Ayaw nila, pero hindi nila ako napigilan. Si ate ay suportado ako, kaya nang humingi ako ng pera sa kanya para may magamit ako sa paghahanap ng trabaho sa Maynila, ay agad-agad siyang nagpadala. Hindi ako pinalad na magkaroon ng trabaho sa Manila, Papa Dudut. Napunta ako sa Santa Rosa, Laguna at natanggap ako sa isang manufacturing company. May pera pa ako noon na bigay ng ate ko, pero naisip ko na hindi dapat yon maubos kasi kapag nangyari yon, paniguradong babalik ako sa bahay namin. Baka pagtawanan pa ako ng pamilya ko kasi ang lakas ng loob ko maging independent, tapos babalik din pala ako sa kanila. Kahit na hindi malaki ang sahod ko sa trabaho ko sa Santa Rosa, ay nagtiyaga ako. Kinailangan ko rin na kumuha ng murang tutuluyan. Naging bed spacer ako, 6 kaming puro lalaki sa isang maliit na kwarto. Naging mahira para sa akin yon dahil hindi ako masyadong makapagpahinga ng maayos. Bukod sa mainit ay palagi pang maingay ang mga kasama ko. Kahit tulog sila ay maingay pa rin dahil nagsasabay-sabay sila sa paghilik. Sabi ko ay hindi pwedeng ganon.
Dapat ay kumuha ako ng isang paupahan kung saan ay makapagpapahinga ako ng maayos. Buti na lamang at naghahanap ng kasama ang dalawa kong katrabaho sa uupahan nilang boarding house. Umalis ako sa pagiging bed spacer para sumama sa kanila. Mas maayos ang tulog ko roon at meron ding electric fan kaya hindi na ako parang nasa loob ng pugon. Nang panahon na yon ay nagkaroon ako ng girlfriend na nagtatrabaho sa ibang manufacturing company. Paminsan-minsan ay nagkikita kami at madalas ay ginagabi ako ng uwi tuwing nagde-date kami. Hindi naman nasabi sa akin ang mga kasama ko at ng landlord na may patakaran sa boarding house na yon. Nakapag 12 na ng hating gabi ay inilalak na ang gate at wala nang pwedeng pumasok. Tanging ang landlord lang ang may hawak ng susi kaya wala talagang nakakapasok at nakakalabas. Dalawang beses akong napagsarahan ng gate at nakitulog sa mga kakilala ko. Hindi ko nagustuhan ng rules na yon kaya naghanap muli ako ng malilipatan. Napunta ako sa apartment ng girlfriend ko. Kasama niya roon ang dalawa niyang pinsan na parehas na may trabaho. Dahil ako nag-iisang lalaki, sobra akong nailang pero tiniis ko kasi kumpara sa dalawang nauna na tinutuluyan ko ay okay doon. Tahimik at walang mahigpit na rules. Kahit anong oras ay pwede kang umuwi. Kaya lang ay umalis din ako roon nang mag-break kami ng girlfriend ko. Lumipat ako sa isang boarding house muli at siniguro ko na wala nang rules na kagaya doon sa pangalawa. Wala namang ganon kaya doon ako lumipat. Medyo sanay na ako sa pagtatrabaho ng panahon na yon, Papa Dudut. Marunong na ako mag-budget ng pera at kung minsan ay nakakabili pa ako ng bagong damit at sapatos, nakabili din ako ng cellphone mula sa sahod ko. Nag-endo na ako sa unang trabaho kaya nagpanibagong apply ako. Naging agent ako sa isang traveling agency. Mas malaki ang sahod kumpara sa first job ko. Natuto na akong mag-ayos ng sarili ko, magdamit ng maayos at mag-gym na rin para magpaganda ng katawan. Nag-open na rin ako ng account sa banko para doon ko na iniipon ang pera ko. Okay na sana ako sa boarding house na tinutuluyan ko ng time na yon. Pero isang pangyayari ang hindi ko talaga nagustuhan, Papa Dudut. Kada sahod kasi ay itinatabi ko muna sa aking taguan sa boarding ang pera at kapag naabot ko na yung target ko na amount ng pera ay saka ko yun dinideposit sa bangko. Isang gabi pag-check ko sa aking taguan ay wala na doon ang pera ko. Sinabi ko yon sa landlady at ang tanging niyang ginawa ay pinahalungkat niya ang gamit ng tatlong tao na kasama ko sa kwarto ngunit wala kaming nakita. Sabi ko itulungan niya akong magpabarangay at aniya wala namang kaming sospek kaya magsasayang lang kami ng oras. Hindi ko nagustuhan ang pangyayaring yon. Biruin niyo ha, pinaghirapan ko ang perang yon tapos mawawala at nanakawin lang ng kung sino. Hindi na rin nalaman kung sino pa ang kumuha. Ang nangyari yun ang nagtulak sa akin para maghanap muli ng bagong matutuluyan. Naisip ko rin noon na malas ako sa mga paupahan na aking nakukuha. Palaging may hindi magandang nangyayari sa lahat ng inuupahan ko. Hindi ko na tuloy alam kung ang mga paupahan na yon ang may problema o sadyang may nakabuntot sa akin na kamalasan. Ganun pa man ay hindi pa rin ako pwedeng sumuko na makahanap ng maayos na matitirhan. Umalis ako sa boarding house kung saan ako nawalan ng pera. Bakit kasi hindi ka nalang umuwi sa bahay, Henry? Mahirap na talagang makakita ng maayos na paupahan ngayon. Ang sabi sa akin ng ate ko nang magkausap kami sa cellphone. Sa kanya ko kasi sinabi ang lahat ng mga nangyayari sa akin. Gusto ko kasing maging independent ate. Paano ko yun ma-achieve kung sa atin ako titira, hindi ba? Saka gusto ko na rin yung freedom na meron ako ngayon, sagot ko.
Kaya naman pala gusto nang nakahiwalay kina nanay kasi ayaw nang may nagbabawal. Natatawang saad pa ni ate. Siyempre ate, saka gusto ko rin na matuto sa buhay para maging matured ako. Paliwanag ko pa. Ikaw ang bahala, pero alam mo, kung ako sa'yo ay maliit na apartment na lang ang kukunin ko. Yung mura. Kapag apartment kasi ay kahit ikaw lang mag-isa. Hindi kagaya sa boarding house o bed spacing na wala kang kontrol sa kung sino ang makakasama mo. Payo sa akin ni ate. Pinag-isipan ko ang sinabi ng kapatid ko, Papa Dudut. May point kasi ang sinasabi niya. Hanggang sa na-realize ko na tama siya. Mas maganda kung apartment na ang kukunin ko para wala na akong kasama. Hindi na ako mapapraning na baka mawalan muli ako ng pera. Wala na akong pakikisamahang tao kasi solo ko yung lugar. Matyaga akong naghanap hanggang sa may nakita akong murang apartment studio type pero may sariling banyo. 5 units ang naroon at sakto na may bakanteng isa sa dulo. Tapos mukhang mabait pang landlady na si Ate Jonah. Nag-down na kagad ako ng bayad at nang araw na yon ay lumipat na kaagad ako. Hindi marami ang gamit ko kaya hindi ako nahirapan. Isa sa mga nagustuhan ko sa apartment na yon ay secured kasi merong gate na walang makakapasok kung wala kang sariling susi. Walang curfew at higit sa lahat ay tahimik lang. Friendly pa ang lahat ng tenant. Halos lahat ng naroon ay mga nagtatrabaho rin na kagaya ko. Hindi tumatanggap si Ate Jonah ng pamilya na may anak para raw maiwasan ang ingay kasi kadalasan ay bata ang maingay. May mga tenant kasi siya na nagtatrabaho sa gabi at sa umaga natutulog. Sa compound na yon din nakatira si Ate Jonah. Kasama niya sa bahay nila ang kanyang asawa at nag-iisang anak na 7 years old na lalaki. Mabait na bata ang anak ni Ate Jonah na si Josh. Palagi siyang mag-isang naglalaro sa harapan ng apartment ng mga laruan niyang kotse at truck. Pero hindi naman siya maingay. Disiplinado kasi siya at alam niya na bawal ang mag-ingay. Sa unang 2 buwan ko sa apartment na yon ay wala akong naging kahit na anong problema, Papa Dudut. Feeling ko pa nga ay natagpuan ko na ang tamang paupahan para sa akin. Hindi naman pala ako malas. Kapag wala akong pasok ay nakatambay ako tuwing umaga sa harapan ng aking apartment. May mga upuan at bilog na lamesa doon at doon ako nagkakape. Madalas ay nakikita ko si Josh na naglalaro na mag-isa. Marami siyang laruan at napansin ko rin na palagi siyang may kinakausap kahit na wala siyang kasama. Naawa ko sa bata, Papa Dudut. Ako kasi nang ganung edad ay hinahayaan na maglaro ng magulang ko sa labas ng bahay kasama ang ibang mga bata. Siguro ay gusto ni Josh na may kalaro siya pero dahil hindi siya pinapayagan ng parents niya ay nag-i-imagine na lamang siya na meron siyang kasamang naglalaro. Gusto ko sanang kausapin si Ate Jonah na baka pwedeng hayaan niyang maglaro si Josh sa ibang bata sa labas. Baka kasi hindi ma-develop ang kakayahan ni Josh na makisalamuha sa ibang tao paglaki nito. Kaya lang ay nahiya akong kausapin si Ate Jonah tungkol sa bagay na yon, Papa Dudut. Baka isipin niya na nakikialam ako sa kung paano niya nais palakihin ang kanyang anak. Saka kahit mabait si Ate Jonah ay hindi ko pa siya ganun ka-close kaya talagang nahiya ako, Papa Dudut. Ang ginawa ko na lamang ay ako na lang mismo ang nakipaglaro kay Josh kapag wala akong pasok o kaya ay meron akong oras. Hindi yon kabawasan sa akin kasi minsan lang naman na nakikita ko yung bata na naglalaro dahil pumapasok na siya sa school. Nung una ay parang naiilang pa si Josh kapag sinasabi ko na makikipaglaro ako sa kanya. Nang kalaunan ay natutuwa na siya. At kung minsan ay kinakatok pa ako sa apartment ko para makipaglaro. Doon ko nakita kung gaano kasabik yung bata na magkaroon ng totoong kalaro. To the point na kahit na napakalayo ng agwat ng edad ko sa kanya ay ayos lang sa kanya. Basta magkaroon lamang siya ng kasamang maglaro ng kanyang mga kotse-kotsehan
at traktrakan. Isang araw ay napansin ko na hindi na lumalabas ng bahay nila si Josh para maglaro sa may harapan ng apartment na tinutuluyan ko. Akala ko pa nga ay tinatamad siyang maglaro, pero nang 1 week na ay doon ako nagtanong kay Ate Jonah. Ayon kay Ate Jonah ay may lagnat si Josh. Dinala na pala nila yung bata sa ospital pero pinauwi rin ng doktor at pinayuhan na sa bahay magpagaling. Close na ako kay Josh ng time na yon kaya naisipan kong bilihan siya ng mga prutas. Tinanong ko sa nanay niya kung ano ang paboritong prutas ni Josh. Grapes daw, kaya yon ang binili ko. Hinayaan ako ni Ate John na napuntahan si Josh sa kwarto niya at naabutan ko siyang mag-isang naglalaro sa may sahig. Parang wala ka naman na sakit eh, nakapaglalaro ka na oh, ang pabiro kong sabi sa bata. Pagaling na ako, sabi ni mama, tugon ni Josh. Tuwang-tuwa siya nang ibigay ko sa kanya ang isang plastic ng grapes. Bakit ka nga pala nagkasakit? Nagpaulan ka ba? O siguro eh natuyoan ka ng pawis sa likod mo? Wika ko. Hindi po kuya, si Kaloy kasi nagagalit siya sa akin kasi hindi ko na siya nilalaro. Inosenteng tugon niya. May mga nakita kong laro ang robot sa kwarto ni Josh at ang iniisip ko ay isa sa mga yon ang tinutukoy niyang si Kaloy. Kahit naman ako ay pinapangalanan ko ang mga laruan kong robot o soldier noong bata pa ako. Sino ba sa kanila si Kaloy? Tanong ko sabay turo sa mga robot. Sinabi ni Josh na wala sa mga laruan niya si Kaloy. Ang tinutukoy niya ay yung batang lalaki na kalaro niya palagi sa may tapat ng apartment. Hindi na raw kasi sila nakapaglalaro dahil sa akin. Ayaw kasi ni Kaloy na nakikipaglaro si Josh sa iba kaya hindi na raw niya ito nakita. Ako pala ang tinutukoy niyang ibang kalaro. Nang kausapin daw siya ni Kaloy ay galit ito at eto raw ang nagbigay ng lagnat sa kanya. Pati raw sa akin ay galit si Kaloy kaya mag-ingat daw ako. Imaginary friend. Yan ang naisip ko kung ano si Kaloy, Papa Dudut. Ginawa siguro ng malawak na imahinasyon ni Josh si Kaloy ng panahon na yon na wala siyang makalaro. Doon ko na rin nabigyan ng sagot ang mga araw na nakikita ko nagsasalita ng mag-isa si Josh. Kausap niya pala ang imaginary friend niya, Papa Dudut. Kinabukasan ay gumaling na si Josh. Nagpahinga pa siya ng ilang araw bago siya nakitang naglalaro ulit sa harapan ng apartment. Isang beses ay narinig ko siya na may kausap. Hindi na nga ako nakikipaglaro kay Kuya Henry, promise, ang sabi pa ni Josh. Nilapitan ko siya at tinanong kung si Kaloy ba ang kausap niya. Hindi siya sumagot. Bigla niyang niligpit ang mga laruan niya at patakbong pumasok sa bahay nila. Nagtaka ko sa mga ikinilos ni Josh. At doon na rin nagumpisa ang kababalaghan. At hindi may paliwanag na bagay sa paninirahan ko sa apartment na yon. Umaga ng Sabado noon, galing ako sa inuman kasama ang mga katrabaho ko ng gabi ng Friday at inabot na kami ng madaling araw bago kami nag-decide na umuwi na. Dahil puyat at lasing, ang tanging gusto kong gawin ay ang matulog maghapon. Sakto rin na wala akong pasok ng araw na yon kaya gusto kong bumawi ng tulog. Sa gitna ng tulog ay nagising ako kasi may narinig akong malakas na katok sa pinto ng unit ko. Ang akala ko ay si Ate Jonah. Baka may sasabihin o kailangan. Bumangon ako at medyo nainis ako dahil naputol ang aking tulog. Pagbukas ko ng pinto ay walang tao. Pero nasa labas si Josh at naglalaro. Tinawag ko si Josh at tinanong ko kung siya ba ang kumatok. Ang sabi niya ay hindi siya, si Kaloy daw. Dahil sa pagkakaalam ko ay imaginary friend niya si Kaloy ay si Josh pa rin ang pinagsabihan ko. Sabi ko ay huwag siyang maingay dahil natutulog ako. Hayaan mo kuya, pagsasabihan ko po si Kaloy na huwag siyang maingay, ang sabi pa ni Josh. Hindi na ako nakipagtalo pa sa bata na hindi totoo si Kaloy. Mas gusto ko kasi na matulog na ng time na yon. Bumalik na ako sa loob ng unit at nag-lock ng pinto. Ibinaba ko na ang makapal na kurtina sa bintana para maging madilim na ang aking unit. Maliwanag na kasi ng sandaling yon. Umiga na ulit ako para bumalik sa pagtulog.
Siguro ay wala pang 5 minuto simula nang nakapikit ako nang may marinig akong yabag ng paa na tumatakbo sa loob ng aking apartment. Napabalikwas ako ng bangon sa gulat. At dahil medyo madilim ang paligid ay hindi ko masyadong nakita kung sino ang tumakbo. Pero may nakita kong bulto ng isang bata na tumatakbo at nagtago sa likod ng kurtina. Si Josh kagad ang pumasok sa isipan ko kasi siya ang nag-iisang bata sa compound na yon. Josh, paano ka nakapasok? Hindi ba ang sabi ko sa iyo ay matutulog ako? Medyo inis kong turan. Wala akong nakuhang sagot mula kay Josh. Kakamot-kamot sa ulo na lumapit ako sa kurtina at hinawi ko yon. Nagtaasan ang balahibo ko sa batok at braso nang hindi ko makita doon si Josh. Kahit kulang na lang ay baligtarin ko ang kurtina ay wala talagang bata doon. Binuksan ko muna ang ilaw at hinanap ko si Josh sa loob ng aking unit pero wala talaga. Kahit ang pinto ay nakalak pa rin sa loob at sobrang imposibleng may makapasok, lalo na ang isang bata. Ang bintana naman ay merong grills kaya hindi roon kasya si Josh. Pero sigurado talaga ako sa mga nakita ko, Papa Dudut. May batang tumakbo sa likod ng aking kurtina. Hindi na ako nakabalik pa sa pagtulog dahil sa nangyari. Iniisip kong si Josh ngayon at papaano siya nakapasok. Sinilip ko si Josh sa labas. Naroon pa rin siya at naglalaro. Nang mapatingin siya sa akin ay kakaiba ang uri ng tingin niya sa akin. Yung tingin na parang may ginawa siyang kasalanan. Nilapitan ko ulit yung bata at tinanong ko kung pumasok siya sa loob ng unit. Kuya, hindi ako. Si Kaloy po ang pumasok at hindi ako. Todo ang pagtanggi niya. Josh, hindi naman totoo si Kaloy eh. Imaginary friend mo lang siya. Kaya umamin ka na sa akin. Paano ka nakapasok sa loob ng apartment ko? Kapag hindi mo sinabi, magsusumbong ko kay Ate Jonah. Pananakot ko. Totoo siya, kuya. Palagi ko siyang kalaro. Ang pamimilit ni Josh. Kung totoo siya, bakit hindi ko siya nakikita? May paghamon na tanong ko. Kasi pinipili niya ang mga gusto niyang makakita sa kanya, sagot pa ni Josh. Saka ayaw niya sa matanda, kuya. Galit siya sa mga matatanda. Ang gusto niya ay batang kagaya niya, dugtong pa niya. Sa kaseryosuhan na sagot ni Josh. At hindi ko nakikita ang ginujoke time niya lamang ako ay parang gusto ko nang maniwala sa sinasabi niya tungkol kay Kaloy. Naniniwala naman ako sa mga multo kaya nagkaroon ako ng duda na baka nga isang kaluluwa si Kaloy na nakakalaro ni Josh. Isa pa ay yun na lang ang naisip kong dahilan kung bakit may nakita kong bata sa loob ng aking apartment. Ang nangyaring yon ay nawala ng pansamantala sa isipan ko makalipas ang ilang linggo. Dinistansya ko na rin muna ang sarili ko kay Josh. Ngunit kung minsan ay pinapasalubungan ko siya ng candy o kaya ay laruan. Kahit papaano kasi ay napalapit na ang loob ko sa batang yon. Isang araw birthday ko ay naisipan ko na i-treat na kumain sa labas ang tatlong malalapit na kaibigan ko sa trabaho. Kaya lang ay medyo short ako sa budget. Kaya naisipan kong magpainom na lamang sa apartment ko. Pero bago yon ay nagpaalam muna ako kay Ate Jonah. Pumayag siya kasi birthday ko naman daw. Ang ayaw niya lang ay magingay kami after 10 p.m. Kapag ganong oras kasi tulog na ang karamihan ng tenant at hindi soundproof ang unit doon kaya kapag maingay kami ay maririnig pa rin ang ibang unit. Nangako ko kay Ate Jonah na hindi kami mag-iingay. After work ay nagpunta na kami ng tatlong inimbita ko, dalawang lalaki at isang babae. Nagpunta muna kami sa supermarket para bumili ng alak at para sa pulutan. Tapos ay umuwi na kami sa apartment ko. Nagluto na ng pulutan ang kasama naming babae. Maaga kami nagsimulang uminom, siguro ay 7 p.m. yon. Sa umpisa ay maingay pa talaga kami, maaga pa. Ngunit nang malapit ang mag-alas 10 ng gabi ay sinabihan ko na ang mga kaibigan ko na huwag na kaming maingay kasi baka masita kami ng landlady saka nakakahiya sa ibang tenant. Naintindihan naman yun ang mga kaibigan ko at nilesen na namin ang lakas ng aming boses. Yung tamang kwentuhan na lang. Sa gitna ng aming inuman ay may narinig kaming katok sa bintana.
yung parang pinupukpok ng bato yung bintana ko doon. Makapal na bubog kasi yon kaya medyo malakas. Sumilip ako sa labas pero wala akong nakitang tao. Nang tanungin ako na mga kasama ko kung sino, ang sagot ko ay wala. Baka may napadaan lang na hindi namin napansin. Pero kahit ako ay hindi nagawang paniwalaan ang sagot kong yon. Kaya imposibleng may mapadaan sa unit ko kasi nasa dulo yon. Nagpatuloy kami sa pag-inom at pagkwekwentuhan. Medyo malapit na naming maubos ang pangalawang bote ng alak. Lasing na kaming lahat, maya-maya ay tumayo na ang kasama naming babae para gumamit ng banyo. Habang nasa banyo siya ay narinig namin na nagsalita siya pero hindi namin maintindihan. Nang lumabas siya ay tinanong namin siya kung sino ang kausap niya sa cellphone at narinig namin siyang nagsasalita. Wala akong kausap sa cellphone. May batang lalaki kasi na nakasilip doon sa bintana. Ang sabi ko, huwag manilip kasi bad yun. Naku Henry ha, may bata pala dito sa inyong naninilip. Tugon ang babae naming kasama. Sigurado ka bang sa bintana ng banyo mo nakita yung bata? Naguguluhan kong tanong. Eh doon ako galing hindi ba? Umalis naman yung bata nang pinagsabihan ko, ang sabi pa niya. Meron bang bata rito sa compound ninyo? Tanong pa niya. Meron. Hayaan mo at bukas ay pagsasabihan ko, ang sabi ko. Kinilabutan ako ng sobra sa sinabi ng kasama naming babae, Papa Dudut. Imposible kasi ang sinasabi niya na may batang nakasilip sa bintana kasi mataas yon. Tsinek ko rin sa labas kung may bagay ba na pwedeng tuntungan ng kahit na sino para magawang makasilip sa bintana ng banyo ko pero wala akong nakita. Hindi ko na lang sinabi sa mga kainuman ko ang bagay na yon. Hindi ko kasi alam kung matatakotin ba sila at ayoko ring masira ang celebration ng birthday ko. Sa nangyaring yon ay bumalik sa isipan ko si Galoy, yung palaging sinasabi ni Josh na kalaro niya. Parang gusto ko nang maniwala na may kaluluwa ng bata sa apartment na yon. Ang hindi ko maintindihan, Papa Dudut, ay kung bakit pati sa bisita ko ay kailangan niyang magpakita. Nang matapos kami sa inuman ay natulog na kaming lahat. Kinabukasan ng umaga pagkagising ay nagready na sila para umalis. Habang nag-aalmusal kami ay sinabi ng isa kong kaibigan na lalaki na dapat ay baguhin ko na ang lock ng pinto ko sa apartment. May nakita raw kasi siyang batang lalaki na tumatakbo sa loob ng aking apartment. Tapos biglang tumigil yung bata at tumayo sa may ulo na namin. Kung hindi pa raw niya sinuway ay hindi pa lalabas. Hindi na rin daw niya masyadong naintindihan ang nangyari kasi lasing at antok pa siya ng time na yon. Sinabi ko na baka yung anak ng landlady namin yon. Kahit ang nasa isipan ko ay si Galoy talaga yon. Hindi kasi ugali ni Josh ang pumasok sa unit ng mga tenant at palagi lamang itong nasa labas at naglalaro. Umalis na ang mga kaibigan ko at nag-isip ako. Nagkaroon tuloy ako ng kagustuhan na malaman kung sino ba si Galoy at bakit siya naroon sa lugar na yon. Kung totoo ngang multo siya, ay may reason siguro kung bakit hanggang sa panahon na yon ay naroon siya. Nang nagkaroon ng pagkakataon na kausapin ko si Josh ay nilapitan ko siya. Kagaya ng madalas niyang gawin ay nasa harapan siya ng apartment habang naglalaro. Nagsasalita siya ng mag-isa. Tumigil siya sa pagsasalita nang makita akong papalapit. Nagtaka ako nang isa-isa na niyang niligpit ang mga laruan niya. Tinatanong ko siya kung tapos na siyang maglaro at ang sagot niya ay hindi pa pero dahil nandun ako. At ayaw sa akin ni Galoy, Papa Dudut, ay kailangan na niyang umalis. Ayaw niya raw na nagagalit ang kalaro niya sa kanya. Na-curious ako sa kung ano ang itsura ni Galoy sa paningin ni Josh, kaya pinadescribe ko sa kanya si Galoy. Ang sabi ni Josh ay maliit na bata si Galoy, may malaking bukol sa likod at palaging walang damit. Shorts lang na pula ang suot ni Galoy. Nasaan na si Galoy ngayon? Tanong ko kay Josh. Wala na siya kuya. Ayaw niya kasi sayo. Sa bata lang niya gusto, tugon pa ni Josh. Wala bang naikikwento si Galoy sa'yo tungkol sa kanya? Tanong ko. Inaway siya palagi ng nanay at tatay niya. Kawawa nga siya kuya. May sugat siya marami.
katuturan ni Josh. Itinuro niya ang kanyang braso, ulo at leeg para sabihin sa akin kung nasaan ang sugat ni Kaloy. Tatanungin ko pa sana siya ng iba pa tungkol sa kalaro niya pero hindi ko na nagawa. Bigla siyang tinawag ni Ate Jonna para maligo na. Dinala na ni Josh ang isang kahon na puno ng laruan at pumasok na sa kanilang bahay. Feeling ko ng time na yon ay para akong nasa isang horror movie na naghahalungkat ng past ng isang namatay na tao para malaman kung siya ang nagmumulto sa isang lugar. Talagang napukaw ni Kaloy ang aking curiosity, Papa Dudut. Isang araw, wala akong pasok. Nakatambay ako sa harapan ng apartment at napansin kong hindi naglalaro si Josh. Araw ng Sabado noon kaya ina-expect kong makikita ko si Josh doon. Kaya nang lumabas si Ate Jonna sa bahay nila ay tinanong ko sa kanya kung nasaan ang anak niya. Ang sabi ko ay may ibinili akong laruan para kay Josh na ibibigay ko sana. Baka sa isang buwan mo pa maibigay ang laruan na yon, Henry. Wala kasi rito sa bahay si Josh. Iniram muna ng lolo't lola niya at namimiss na raw ang sabi sa akin ni Ate Jonna. Sayang naman ate, mamimiss ko tuloy si Josh. Turang ko. Naalala ko bigla si Kaloy. Ate Jonna, may imaginary friend pala si Josh? Si Kaloy? Nakita niyo rin ba siya na may kinakausap kahit na walang kasama? Pag-uusisa ko. Ah oo, si Kaloy. Nabanggit na yun ni Josh sa akin. Simula na magkaisip siya ay imaginary friend na niya yun. Pero sabi ng mga kakilala ko ay normal daw yun sa isang bata na walang kalaro. Kapag lumaki na raw si Josh ay mawawala na rin yun. Hindi ko kasi pwedeng paglaruin si Josh sa ibang bata at meron siyang health issues. Sa school naman eh pinababantayan ko pa siya sa teachers niya. Ang tura ni Ate Jonna. Pero ate, hindi mo ba naisip na baka totoo si Kaloy? Ang ibig kong sabihin ay baka kaluluwa siya nang nandito sa lugar na ito? Seryoso kong tanong. Natigilan si Ate Jonna. Medyo napaisip siya sa mga sinabi ko. Napansin ko ang pagseryoso ng mukha niya. Lumingalinga pa siya sa paligid na para bang sinisiguro niya na walang ibang tao sa paligid. Umusog siya papalapit sa akin. Nakikita mo rin ba si Kaloy? Pabulong na tanong ni Ate Jonna. Hindi po ako sigurado pero parang minsan ay nasa loob siya ng apartment ko tumatakbo. Kahit yung katrabaho kong babae nagpakita rin sa kanya. Ang ibig mo bang sabihin ay nakikita mo rin si Kaloy? Pagbabalik ko ng tanong sa kanya. Sa pagkakataon na yun ay inamin ni Ate Jonna na matagal na niyang alam na hindi basta imaginary friend lang si Kaloy kundi isang kaluluwa na namatay sa lugar na kinakatayuan ng apartment at bahay nila. Ngunit hindi siya 100% na sigurado kung ang batang namatay doon ay si Kaloy. Ayon daw sa nanay at tatay niya na siyang nagbigay ng lupang yon, ay may nag-iisang bahay na nakatayo sa lugar na yon. Mag-asawang hindi magkaroon ng anak ang nakatira. May inampun daw na baby ang mag-asawa pero nang lumaki ang baby ay meron pala itong diferensya. Hindi masabi ni Ate Jonna ang diferensya ng bata kasi hindi nasabi ng magulang niya sa kanya. Palagi raw na nakakulong ang bata sa bahay dahil ayaw na mag-asawa na may ibang taong makakita sa batang inampo ng mga ito. Ang nangyari raw sa bata ay kinadena ng mga magulang nito at iniwana ng mag-isa sa bahay nang walang pagkain at tubig. Namatay daw ang bata sa gutom at uhaw. Kung hindi pa raw may nagpuntang nagbigay ng bill ng kuryente ay hindi malalaman na patay na yung kawawang bata. Naamoy daw kasi nang nagbibigay ng bill ng kuryente ang masangsang na amoy sa loob ng bahay at agad itong tumawag ng mga pulis. Habang nakikinig ako sa kwento ni Ate Jonna ay naluluha ako sa awa para doon sa bata. Hindi ko kasi lubos maisip na naranasan ang batang yon habang mag-isa siya sa bahay at walang makain. Tapos unti-unti siyang nanghihina hanggang sa bawian na ng buhay. Siguro raw ay hindi na kayang palakihin ng mag-asawa ang bata kaya hinayaan na lamang ng mga ito na mamatay ang batang inampo ng mga ito. Wala rin daw nakakaalam kung ano ang totoong dahilan ng mag-asawa dahil hindi na nakita pa ang mga yon.
Ang sabi ni Ate Jonah ay hindi naman siya sigurado kung totoo ang kwento o hindi. May nakapagsabi lang daw ng kwentong yon sa parents niya nang mabili ng mga ito ang naturang lupa. Pero dahil sa kwentong yon ay hindi raw niya maiwasang maisip ng batang namatay ay si Kaloy na imaginary friend ng anak niya. Sa lahat din daw ng naging tenant niya ay sa akin lang nagparamdam si Kaloy. Akala niya raw ay hindi ko nararamdaman si Kaloy kaya nung una ay sinabi niyang imaginary friend ito ni Josh. Bukod kay Josh ay kaming dalawa pa lamang pala ang nakakaalam na kaluluwa talaga si Kaloy. Ang asawa niya ay hindi naniniwala noon sa sinabi niyang yon. Ayon din kay Ate Jonah, nung una lang siya natatakot na baka may mangyaring hindi maganda sa anak niya dahil may nakakalaro itong kaluluwa. Pero nang tumagal ay nawala na ang takot na yon kasi wala namang masamang nangyayari kay Josh. Yun nga lang kung minsan ay talagang biglang nilalagnat ang anak niya pero sobrang bihira daw yon ang mangyari. Ilang beses na rin pala nilang ipinabless ang lugar na yon ngunit talagang hindi nawawala si Kaloy. Palagi pa rin itong nakakalaro ni Josh. Kaya naisip ni Ate Jonah na baka hindi talaga aalis si Kaloy sa lugar na yon dahil kung eto nga ang kaluluwa ng batang namatay doon ay baka raw hinihintay pa rin itong balikan ito ng mga umampon sa kanya. Saka kaya baka ito palaging nakikipaglaro kay Josh ay dahil noong buhay pa ito ay hindi nito na experience na makipaglaro sa ibang bata. Henry, makikiusap sana ako sa iyo na sa ating dalawa na lang ang bagay na ito ha. Huwag mo nang ikwento sa iba lalo na sa mga tenant dito at baka matakot sila. Mag-aalisan panigurado ang mga yun ang pakiusap ni Ate Jonah. Huwag ka mag-alala ate, wala akong pinagsasabihan. Saka sa tingin ko ay hindi talaga nananakit yung multo ng bata. Gusto lang nito ng kalaro at takot siya sa matatanda kasi hindi naging maganda ang karanasan niya. Tugon ko kay Ate Jonah. After kong marinig ang kwento ni Ate Jonah ay hindi natakot ang naramdaman ko sa batang nagpaparamdam sa unit ko kundi awa. Kaya naman ang araw na yon ay bumili ako ng kandila. Itinir ko yon sa labas ng pinto ng unit ko at nag-alay din ako ng dasal para sa kaluluwa ng bata. Hindi man sigurado kung totoo ang kwentong yon ay mas mabuti na rin na ginawa ko yon, Papa Dudut. Sabi daw kasi ng lola ko, kapag may naliligaw na kaluluwa ay dapat na pinagtitirik ng kandila kasi ang liwanag noon ang magsisilbing tanglaw ng mga ito para makita ang daanan papunta sa kung saan ang mga ito nararapat na magpunta. Ang akala ko ay ayos na ang lahat nang magtirig ako ng kandila at mag-alay ng dasal. Pero hindi pa pala. Makalipas lang kasi ng ilang gabi ay muling nagumpisang magparamdam yung bata, Papa Dudut. Minsan kapag tulog ako ay may maririnig akong tumatakbo ng nakayapak o kaya ay bolang pinapatalbog sa sahig. Kapag nagigising ako ay bubulong kaagad ako ng dasal at minsan ay kinakausap ko rin yung bata na sana ay huwag niya akong gambalain dahil kailangan ko ng pahinga. Ngunit ang lahat ng ginawa kong yun ay walang silbi dahil naging sunod-sunod na ang mga gabing nagpaparamdam ang bata sa akin. Hindi na ako nagkaroon ng maayos na tulog. Dumating na rin sa point na nakikitulog na ako sa kaibigan ko para magkaroon ng maayos na tulog. Sinabi ko na rin kay Ate Jonah ang bagay na yon pero kahit siya ay hindi alam ang gagawin. Pero ani ay itatry niya na ipabless ang unit ko dahil mukhang doon na palaging tumatambay yung kaluluwa ng multo. Humingi rin siya sa akin ng pasensya. Ate, hindi kaya palagi nagpaparamdam sa akin yung kaluluwa ng batay dahil may gusto siyang sabihin? Sad ko. Ano naman ang sasabihin niya? Ang nagtatakang tanong ni Ate Jonah. Napansin ko kasi na gabi-gabi nagpaparamdam siya sa akin simula nang umalis si Josh. Hindi kaya gusto niya na nandito si Josh para meron siyang kalaro? Turan ko. Sinangayunan ni Ate Jonah ang sinabi ko, Papa Dudut. Kaya kinabukasan ay sinundo na niya si Josh sa grandparents niya. At nang nandun na ulit si Josh ay hindi na muling nagparamdam sa akin yung kaluluwa ng bata.
Yun nga lang, may mga pagkakataon na nararamdaman ko na nasa paligid lamang siya. Minsan ay tataas ng walang dahilan ang balahibo ko. O kaya ay yung feeling na may nakatingin sa akin. Kapag may pagkakataon na nagtitirik pa rin ako ng kandila at nagdarasal para sa ikakatahimik ng kaluluwa ng kalaro ni Josh ay ginagawa ko. Sa tuwing nakikita ko na mag-isang naglalaro si Josh ay hindi ko na siya nilalapitan dahil alam ko na si Kaloy ang kalaro niya. Na-bothered nga lang ako kay Josh kasi wala siyang nakakalaro na totoong bata kaya kinausap ko si Ate Jonah tungkol sa bagay na yon. Kahit paano ay close naman na kami kaya may lakas ng loob na akong kausapin siya sa ganung topic. Sinabi ko kay Ate John na baka kahit isang beses sa isang linggo at kahit saglit ay hayaan niya na makipaglaro si Josh sa mga bata sa labas. Malaki rin kasi ang benefit noon sa paglaki ng isang bata. Ang sagot ni Ate Jonah ay pag-iisipan niya yon ng mabuti. Isang umaga ng Linggo paglabas ko ng compound ay natuwa ako dahil nakita ko si Josh na nakikipaglaro sa mga bata sa labas ng tumbang preso. Nasa gilid si Ate Jonah at nakabantay sa anak niya. Nilapitan ko si ate at sinabi ko na tama ang ginawa niya. Naninibago raw siya at medyo may takot pa na nakikipaglaro ang anak niya sa ibang bata pero hindi raw mababayaran ng kahit na ano ang nakikita niyang saya sa mukha ni Josh. Nang sa wakas ay pinayagan na niya itong makipaglaro sa ibang bata. Yung totoo at buhay na mga bata. Kahit naman nakikipaglaro na si Josh sa ibang bata ay hindi pa rin niya nakakalimutan na maglaro sa harapan ng apartment. Talagang binibigyan niya pa rin ng oras si Kaloy, Papa Dudut. At siguro ay naiintindihan din ni Kaloy kung bakit kailangan makipaglaro ni Josh sa ibang bata. Dahil kung siya nga yung kaluluwa ng batang namatay doon ay alam niya kung ano ang pakiramdam ng isang bata na walang kalaro. Hindi ko na rin alam kung ano pa ang nangyari kay Josh kasi after 3 months ay umalis na ako sa apartment na yon. Nag-iba na kasi ako ng trabaho at malayo ang apartment na yon sa bago kong trabaho. Pero hanggang ngayon ay isinasama ko pa rin sa dasal ko ang batang namatay sa lugar na yon. Ipinagdarasal ko na sana'y makatawid na siya at makapunta siya sa piling ng ating mahal na Diyos dahil doon siya nararapat. Lumos na gumagalang, Henry. Totoo na minsan lang tayo maging bata, kaya habang bata pa ang ating mga anak ay hayaan natin at huwag nating ipagkait sa kanila ang pagkakataon na makapaglaro. Sa paglalaro ay nade-develop ang magandang relasyon ng bata sa kalaro niya at malaki din ang naitutulong nito sa kanyang physical development. Ngunit ang klase ng laro ay dapat naaayon pa rin sa kalusugan at kakayahan ng ating mga anak. Sadyang nakakalungkot isipin na may mga bata na hindi nararanasan ang mga bagay na normal na ginagawa ng isang bata, kagaya ng simpleng pakikipaglaro sa kapwa niya bata, masakit sa dibdib. Na may mga bata na nagiging biktima ng pang-aabuso mula sa mga taong inaakala nila na poprotektahan sila. Minsan ay hindi masamang maging mapagmatsyag din tayo sa ating paligid at baka hindi natin alam na may isang batang naghihintay na may tumulong sa kanya para makawala sa impyernong kanyang kinasasadlakan. Hanggang sa muli mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan po na mag-like, share and subscribe. Hanapin niyo din po at suportahan ang Papa Dudut Vlogs. Yan po ang aking second channel. Maraming maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Ikaw ay hindi nag-iisa.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.